sa mga ka-PC, it's your boy JCDTV. Bari na ganyan nga pala with another video. At nandito na ang PC ni Audit Babata. At let's go. Mike. At what is up mga ka-PC, it's your boy, ulitin natin, ako nga pala si JCD TV, baka rin again with another video. At dito sa video na ito ay ipapakita ko ang isi-share ko lamang yung 30 to 35k PC build na pwede nyong mabuo ngayong kapanahunan ng pagtaas ng GPU market saka ng iba pang mga PC parts, kasi napakatumal talaga ng mga graphics card ngayon, napakamamahal talaga. At yung mga stock ay nagkakaubusan, madaming hoarding, scalpers, something, blah blah, chipset, ang daming problema. At so dito sa intro na ito ay ipapakita ko lahat ng parts na gagamitin natin sa build na ito. So unahin na natin dito ang processor. So meron tayo isa pang camera dito, malupit. Hindi ako makapag eye contact sa camera ko kasi webcam yung gamit ko eh. Tawag dito. Una nating parts na nagagamitin dito is Ryzen 3. Ryzen 3 31. Ryzen 3 third gen 31. So siya isa sa nga palang processor na 4 cores and 8 threads. Yung base clock niya 3.6, max boost 3.9. Pwede naman ni overclock. Pwede naman ni overclock, pero kung nakastock cooler kayo, syempre huwag kayo mag-overclock. So yun ang una nating parts ni Audit Bob dito. Si Tito Bob nga pala yung nagpabuo dito. Maraming salamat boss Kyle Escobar sa pagpapabuild na naman dito sa aking channel. Tawag dito. Basta meron akong FB page nga pala para sa aking mga client builds. Tingnan nyo na lang dyan. May papakita ko dito sa video. Ang pangalan nga pala ng FB page ko na yun is Tradas Quality PC. So, ipapakita ko na lang dyan sa video. At so yun nga, ito ang una nating part. Ang Ryzen 3 3100. Ang sunod natin ng part dito na ipapakita is ang Gigabyte B450 DS3H version 2. Ating T-Force Vulkan RAM DDR4 na 3200 MHz din. 3200 MHz para ma-maximize natin yung speed. Meron tayo ditong B450 nga. So para naman sa kanyang storage, meron tayo ditong Kingston A400 M.2 SSD. Ito, usod ko sa second camera. Ewan ko kung kita nyo, pero ang ating gagamitin ng case dito is Rock Halia M para swak na swak siya sa ating M80X na motherboard. Ito nga pala ang ating gagamitin na case fans, ang G-Storm Mint Blue ba to? Alam ko mint blue to eh. Mint blue fans. Nasa 150 lang isa na ito.
Ito ang ito ay isang Seagate Barracuda na ano, hard drive 1 terabyte. Para naman sa magpa-power sa lahat ng ating ano, lahat ng ating components. Ito, nakikita nyo sa ating second camera ang Corsair CB series CB450. Uy, ito malaglag yung RAM. CB450. Nakita ba? CB450 80 plus bronze rated power supply nga pala. Tandaan nyo mga ka-PC, ilang beses ko na inulit sa lahat ng aking video. Huwag na huwag kayo magtitipid sa power supply. So yun, tapos na tayo sa power supply. Ayun nga lang, medyo nahirapan lang kami talaga sa ano, sa paghanap ng graphics card. Kasi alam nyo naman, yung mga kliyente natin, hindi lahat ng mga kliyente is gusto yung second hand. So yung binili namin na graphics card dito is brand new na ano, 1050 Ti. Speaking of graphics card, ang gagamitin natin ng graphics card dito, nasabi ko na pala kanina, is yung Palit GeForce GTX 1050 Ti. Yan. Kita ba sa ano? Ayan. Palit GTX 1050 Ti. At meron siyang ano, 4GB DDR5. Yan. Dito na naman tayo sa God card. Talaga, grabe ang presyo nito. Inabot siya ng 9K to 10K ata ang presyo nito sa Lazada. Nakalimutan ko kung anong shop, papakita lang na lang din dyan sa video. So yung 1050 Ti na to, nagkakahalagang 9.8 something ata. 9.8, grabe yung tinaas talaga ng mga graphics card ngayon, no? So yung 1050 Ti dati, alam ko brand new nito, nasa 6K na lang ata or 7K. Mas malakas talaga yung ano dito, yung RX 570. Yung RX 570, wala namang kaming mahanap na ano. Alam nyo na, wala kaming mahanap na stock. So, dito na kami settle sa GTX 1050 Ti. Kahit na mahal, sinabi ko naman sa client na mahal talaga yung ano ngayon. Mahal talaga mga graphics card ngayon. Makakahanap ka na lang ng... Pero may mga second hand naman na ganito, na 1050 Ti. Nasa ano siya? Second hand niya ngayon, nasa 5K to 6K ata, or 7K, gano'n. Kasi grabe, sobrang mahal. Ang bala ko sana talaga, GTX 1650. Kung makikita nyo dyan sa channel ko, yung mga GTX 1650 is nabili lang namin dati ng mga 7.5 to 8K. Ganun. Grabe ang tinaas ng 1650 rin ngayon. Yung 1650 is inabot na ng 1650. Magkano ba? Inabot na ng 11K to 12K ata yung 1650. Grabe ang itinaas. What is up mga PC, at ako nga pala uli si JC, at nandito na nga pala tayo sa gaming test, at ang ititest natin na laro dito is yung Valorant. So pasensya na kung Valorant lang uli yung matitesting ko sa PC na to, dahil wala na akong time at kukunin na to bukas ng client, at medyo busy din ako, at susubukan natin ang Valorant sa ano, sa PC na ito. So ito yung settings niya, ito yung settings niya, pang ano to, pang competitive settings. Ayan. So makikita natin ngayon, naka-standby ako dito sa range. Yung FPS niya dito is umaabot na ng 300. Tapos CPU temp niya is 64 Celsius. Para sa naman sa graphic, para naman sa GTX 1050 Ti, meron siyang ano? Meron siyang 49 Celsius dito. So napaka-stable ng temp niya, na stable naman yung temp niya sa ngayon. At grabe yung FPS na binibigay ng PC na ito, kahit na Ryzen 3 3-1 lang at GTX 1050 Ti na pinagsama to.
So yun po ano mga ka-PC, at nandito na tayo ngayon sa Spike Rush. At ang settings natin is competitive settings. Tapos hindi nakalimit yung FPS dito. Ay kung pinapanood nyo yung mga dati kong video, maintindihan nyo kung bakit hindi natin kailangan ng ganyang kataas na FPS. Kung yung monitor mo lang is yung monitor nyo lang is 60Hz or 75Hz. Mas maganda is ilock nyo na lang yung FPS nyo. Ayan din. Kita nyo sa taas. Ayan, nakapatay tayo isa dito. Patay natin si Sage. Yung kanina sa first round lang yung low. At titingin tayo ng kalaban dito. Na-headshot natin yung dalawa bodies. At nag-SC Phoenix dito. Patay pa ako dito. Uy! Maayos pa tayo, buddy! Ay, nadali natin, oh! Nadali natin, online settings siya pala yung mga ka-PC. Ayun. What is up mga ka-PC? At ako nga pala si JC at nandito na tayo sa aking outro. At maraming salamat kung umabot man kayo sa parte ng video na ito. At ito nga pala ang ating system unit na nabuo. So kung lahat-lahatan kung system unit lang, abutin to ng 31,000 to 34K. 31K to 34K. Depende sa shops na mabibilan nyo sa Shopee. So yun nga lang talaga, ang problema lang talaga sa build na ito is yung graphics card, dahil napakamahal ng 1050 Ti na to. Inabot to ng 9,800 pesos lintik na 1050 Ti. At yun lang ang masasabi ko sa build na ito. At kung nakita nyo man sa benchmark kanina, napaka-smooth ng ating benchmark kanina para sa Valorant. At yun lang ang aking masasabi. At sobrang sarap mag-build dito sa Rock Lia M. Rock Gears, baka naman isa lang. At yun nga mga PC, maraming salamat. Kung umabot man kayo sa parte ng video na ito, please like, comment, share, and subscribe kung nagustuhan nyo man ang aking video. At kung gusto nyo magpa-shoutout kahit di ako sikat, sabihin nyo lang dyan sa comment section down below. At maraming salamat at out na ako. Peace, I'm out. JCDTV out. At wala na akong masabi. Wee!